narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Nanay, iniwan ang anak sa highway dahil umano sa mababang grade sa school. Babaeng nagtapos na cum laude, niregaluhan ang kambing ng kanyang boyfriend. Si 34-anyos na lolo sa Aklan graduate sa senior high school. Mr. Beast, kinilala bilang most subscribed YouTuber. At National Happy Beanie Day, all set na sa June 11 bilang pagdiriwang ng 3rd anniversary ng Nation's Girl Group. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, cum laude na, may kambing pa! Graduation season na at syempre hindi mawawala ang mga kakaibang regalong na natanggap ng mga nagsisipagtapos. Magandang halimbawa na riyan ang babaeng ito mula sa Cotabato na graduate bilang cum laude. Laking gulat kasi dito sa natanggap na something big, practical, and alive mula sa kanyang nobyo. Kung ano nga ba ang regalong natanggap ni Camille, alamin natin sa trending report ni Millie Borja. Hindi gaya ng kadalasang regalong ibinibigay sa mga nagsipagtapos ang natanggap ng cum laude graduate na si Camille Villoan mula Midsayap, Cotabato. Imbis kasi na tipikal na bulaklak, pagkain o gamit, sinong mag-aakalang makakatanggap siya ng kambing? Tama ho kayo ng dinig! Sa ibinahaging litrato ni Camille sa social media, makikita ang kakaibang surprise ng regalo ng kanyang boyfriend pagkatapos ng kanyang graduation ceremony. Ayon kay Camille, hindi niya raw inaasahan ang graduation gift ng nobyo dahil hindi naman daw talaga ito mahilig sa surprises at mga regalo. Kaya naman labis na lang ang pasasalamat nito at tinawag pa ang sarili na cum laude'ng may kambing. Ang pangyayari nakuhanan ng video ng isa sa mga naka-witness ng kakaibang surprise. At maririnig ang mga tawa ng tao sa paligid habang hinahati ng nobyo ang kambing kay Camille. Samantala, umulan naman ang pagbati at papuri ang comment section ng nasabing post. Congratulations kay Camille at sa mga kapwa niya nagsipagtapos. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, age is just a number. Tunay nga namang walang pinipiling edad pagdating sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Patunay dyan ang isang senior citizen mula Aklan na nagbigay ng inspirasyon sa marami matapos graduate sa senior high school sa edad na 74. Ang kahanga-hangang tagumpay ni Lolo Nicolas, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Bumuhos ang mga komento ng pagbati at paghanga sa tagumpay na nakamit ng isang senior citizen mula sa Bataan, Aklan. Sa edad kasi na 74, kabilang si Lolo Nicolas Sukgang sa mga nagtapos sa NAPTI Integrated School. Ngiting tagumpay ang senior high school graduate sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood o TVL track nang umakyat sa stage suot ang kulay berdeng toga. Deadman naman daw ito sa mga taong nagsasabi sa kanya na kung kailan siya tumanda ay doon pa niya naisip ang mag-aral. Aniya, ang mas nakakahiya raw kasi ay kung hindi siya nagpursige na magtapos. Samantala, tulad naman ng nakararami, kahirapan daw ang naging dahilan kung bakit hindi ito nakapag-aral noong kanyang kabataan. Si Lolo Nicolas, 15 taon pa lang nagtrabaho sa ibang bansa na naging daan para matustusan naman ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sa ngayon kaya, ano na ang plano ni Tatay Nicolas? Ang 74-year-old senior high school grad, hangad daw na pumasok sa kolehiyo kung papalaring may mag-alok sa kanya na scholarship.
Sa uli, mensahe naman ito sa mga mag-aaral. Patuloy lamang na magsumikap. Ang kwento na ito ni Tatay Nicolas, patunay lamang na walang pinipiling edad pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, parang di pamilya. Nagulantang netizens matapos mapabalita ang isang 16-year-old na babae na mag-isang naglalakad sa gilid ng isang highway sa Italy. Kwento ng dalaga, iniwan siya ng kanyang nanay dahil umano sa mababang grade na nakuha nito sa isang subject sa school. Ang buong kwento sa likod ng viral story, alamin sa balita ni Arnold Herrera. Para sa mga student achievers dyan, para saan o para kanino kayo nagsusumikap? Inulan kasi ng Batikos Online ng isang 40-year-old na nanay matapos nitong iwan ang 16-year-old nitong anak sa gitna ng isang highway sa Italy. Batay sa ulat ng rumoron ng police officer na sumagip sa dalaga, ang dahilan umano kung bakit siya iniwan ng kanyang nanay, mababang grade sa subject na Latin. Ito'y kahit pa matataas naman ang nakuha nitong marka sa iba pa nitong subjects. Dahil dito, kasado na ang investigasyon para sa hinihinalang kaso ng child abuse sa isang juvenile court laban sa naturang ina. Samantala, dahil sa nangyari, naghihimutok naman sa galit ang mga netizen sa comment section. Ayon sa netizen na ito, sana raw ay matauhan ng nanay dahil posibleng nagdulot ng matinding emotional at psychological impact ang ginawa nito. Sabi pa ng dalawang netizen, hindi naman daw grades ang batayan ng tagumpay ng isang tao sa buhay. Dagdag pa ng ilan, hindi dapat pinipwesta ang anak na maging perfect at magkamit palagi ng matataas na marka dahil ang mahalaga ay ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama Tayo, Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, Beast Subscribers! Naagaw na ng American YouTuber na si Mr. Beast ang titulong most subscribed channel sa video sharing platform na YouTube mula sa Indian music record label na T-Series. Pero hindi lang po yan dahil nagtala rin ito ng record matapos magkaroon ng 2 milyong panibagong subscribers sa loob lamang ng isang araw. Hirituloy ng sikat na content creator, sa wakas ay naipaghiganti niya na raw ang dating may hawak ng titulo na si PewDiePie nang mahigitan ito ng T-Series channel na ngayon na may mas nataasan pa niya. Ang record-breaking report na ito, pakinggan mula kay Rose Babiera. Beat the Record o Beast na Record. Naalpasan na ng American YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala sa tawag na Mr. Beast ang subscriber count ng Bollywood channel na T-Series. Dahil dito, siya na ang hinirang na most subscribed channel sa online video platform na YouTube. Si Mr. Beast ay nakilala sa kanyang mga challenges at giveaway videos. Nagsimula noong 2018 ang kanyang pagsikat bilang isang YouTuber, kung saan 20 million subscribers ang nadadagdag sa kanyang channel buwan-buwan. Matatandaang noong 2019 naman ang malampasan ng T-Series ang nooy may hawak ng naturang titulo na si PewDiePie. At matapos ang 5 taon, sa bilang na halos 270 million subscribers, si Mr. Beast naman ang umagaw ng titulo sa music record label channel. Bago ito makamit, natala rin ang pinakamataas na bilang ng nadadagdag na subscribers sa channel ni Mr. Beast sa loob lamang yan ng isang araw. Tinatayang 2 million ang nadagdag sa bagong subscribers sa kanyang channel. Kung susumahin, ang bilang na ito ay inabot ng 2 buwan bago makamit ng T-Series. Kaya hirit ng mga netizen, mahihirapan na ang Bollywood channel na habulin pa ito. Kaya naman, pagbibiro ni Mr. Beast, naipaghiganti na raw niya si PewDiePie na nakitang sinusuportahan niya noon pang mga nakaraang taon. Binaha naman ang mga congratulatory messages ang post na ito ni Mr. Beast. Isa na rito ang businessman na si Elon Musk at iba pa niyang mga supporters na nagpahayag na proud sila sa binata. Congratulations, Mr. Beast! Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama Tayo, Pilipino!
sa trending showbiz balita, attention blooms! Para sa mga hindi nakasecure ng ticket sa upcoming Beanieverse ng Nations Girl Group, baka ito na ang chance mong masilayan ang Pantropico Hitmakers. Bilang pagdiriwang kasi ng 3rd anniversary ng 8-member P-pop girl group, all set na sa June 11 ang tinawag na hashtag National Happy Beanie Day. Ang iyo pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Talaga nga namang punong-puno na exciting ganap sa buwan ng Hunyo para sa P-pop girl group Beanie at sa kanilang blooms. Bilang pagdiriwang kasi ng 3rd anniversary ng Nations Girl Group, kasado na sa June 11 ang National Happy Beanie Day na gaganapin sa Makati City. Batay sa anunsyo, magkakaroon dito ng fashion gallery, photo booth, dance workshop, and special message wall. At syempre, kabang-abang ang Beanie Hour kung saan masisilayan ng blooms ang Pantropico Hitmakers. Good news dahil free ang pagdalo sa naturang event at ang kailangan lamang ay mag-register. Samantala, bago ang National Happy Beanie Day, nakatakdang i-launch sa June 10 ang official website ng Beanie kung saan may enjoy ng fans ang mga exclusive content at other updates. Habang sa katapusan ng buwan, nakatakdang ganapin ang 3-night sold-out concert ng grupo na pinamagatang Beanieverse sa New Frontier Theater. Sa ngayon, mayroon ng 5.9 million monthly listeners sa music streaming platform na Spotify ang Beanie na nagpasikat ang mga kantang Salamin Salamin. Salamin Salamin sa tingin na sanang pag-ibig. Salamin Salamin sa tingin ka. Lagi. Lagi na umaawit. Umaawit mula kusin. At karera na bahagi ng Talaarawan EP. Last March, ginawaran ng Rising Star Awards sina Mika, Sheena, Colette Malloy, Gwen, Stacy, Joanna at Aya ng Billboard Philippines. At kabilang din sila sa 12 girl groups to watch out for in 2024 ng American publication na Teen Vogue. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo na rin kami sa TikTok at TCRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!